serat yang guys. Yan. Hello guys. So ayan nga po galing ako sa palengke. So ito po ang mga nabili ko. Sariwa, ang tawag nito ay Lekrochete, aninikad sa Bisaya. Hindi ko alam ano sa Tagalog to. Kalimutan ko. Sorry guys. So ayan po, of course, meron tayong isda na sabi sa Tagalog, idalagang bukid. Tapos ito siya, isgombro o isgombre, kasi dalawang peraso. Sa Norwegian, ang tawag nito ay mackerel. So ayan po. So ayan po. So yan ang ating mga lulutuin tonight. So ayan, yan igagataan ko. Of course, ito tutulahin. Of course, ito Italian style, yung may lemon para healthy. So guys, hello po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo guys. Ako, or tonight for dinner, magluluto tayo ng Lekrochete. So ito ay makikita lang natin sa dagat. Of course, ang ating Lekrochete. Nakababad po ito ng may asin para maalis po yung mga buhangin niya. So ayan, nakadaming hugas na po yan. Of course guys, gagamit tayo ng ating mga ingrediente. Of course, gagamit tayo ng olive oil. Ayan po, may sibuyas po tayo. May tanglad na fresh. Yan ay galing po sa aking terrace, aking garden. So, ayan, may kamatis po tayo. Mayroon tayong ginger. Gagamit tayo ng spring onions. So, ayan. Gagamit tayo ng salt. Himalaya. Salt. At saka gagamit tayo ng pepper na black. So, ayan guys, ang ating pepper na black. Of course, ang ating sali na Himalaya. Of course, guys, gagamit tayo ng niyog, coconut milk. So, ayan. So, ngayon, guys, sisimulan na natin ng ating pagluluto. Ito, guys, more water po ito. At saka, less lang po tayo sa coconut milk. Kasi, ang coconut milk, mataas po yung kanyang cholesterol, yung ano niya. Kaya ito guys, para mag ano lang po ang ating mga lamas eh. So igigisa lang po natin siya sa saglit o kunting olive oil para magkalasa lang po siya. So ito ay Provence style. Masarap po ito guys sa may mga malunggay. So ayan, napaka-kunti lang po. Ano lang po natin yan. Para iwas tayo sa mga kolesterol ganyan. So, yan. So, of course, guys, mainit na po ito. Igigisa na natin itong ating mga lamas. So, pwede rin kayo maglagay ng bawang. So, ang aking isa, guys, dahil kasama sa bahay, ayaw na ng more bawang or ayaw na may bawang sa ganito, may mga sabaw-sabaw. So, hindi ko na po yan nilagyan. So, ang gagawin natin ay ilalagay na po natin yung sibuyas. Kasi guys, bakit ayaw niya ng bawang? Kasi guys, gusto daw niya tumikim na may sabaw. Ayaw niya nang may nalalasan siya masyado. Na ano, sabawang yung amoy. Tsaka yung lasang bawang. So, ayan. Isa-gisa lang natin guys. Saglit lang or konti lang. Ganyan po lang, ganyan lang po ang ating pagkahiwa. Then, guys, ininext natin ang ating kamatis. Kasi, guys, more on water siya na ilalagay ko. Then, ininext natin ang ating, or next natin ang ginger. Luya. So, ayan. Palakasan lang natin ang apoy. So, ayan. Tapos,
Tapos guys, itong tanlad mamaya na to, maya-maya konti. So ilagay mo muna natin siya dyan, o itabi mo muna natin siya dyan. So, kanya-kanya po tayong version sa pagluluto ng ating mga or seafood sa ating likrochete or aninikad. So, ayan. Dahil lalagyan natin siya ng gata. Siya nga pala guys, ang ilalagay ko ng mga gulay ay ang mustards, mustasa. Kakaiba siyang pizza kasi medyo mapait-pait siya, pero masarap siya. Pakano ng vitamins, pero eto guys, ginayat ko pula, kulang po siya ng paganyan. So, ayan. Ang gagawin natin guys, lalagyan ko lang siya ng salt. So, lalagyan lang natin siya guys ng salt. Nasa inyo po kung gaano kadami ang paglalagyan niya ng salt. Yung salt na yan ay Himalaya. So, ayan. Kahit anong klaseng asin ang gagamitin nyo. O kahit anong salt. Any kind of salt, white salt, Himalaya salt, may rock salt. Kasi din, guys, dito sa Italia, maraming klase ang salt. May maanghang, may black, may red, may color rainbow, mga ganyan, may pink. Marami silang ano, mga klase. Ayan. So, guys, ang gagawin natin ay lagyan lang natin siya guys ng water. Water. So, ayan. Well, otso na. So, ayan guys. Water guys. Water. So, ayan. Water. Then, isusunod natin guys yung ating likrochete. Sasabihin na, kakaiba ito magluto ah. Sabi ko, may kanya-kanya tayong version sa pagluluto ng seafood. So, nasa inyo po yun. Basta yung akin, iba-iba rin, pero nasa inyo po yun. Depende na rin yun sa inyo. So, ngayon guys, isusunod na natin yung likrochete. So, ayan. Manood na lang po kayo sa aking gagawin. Ayan. Kayo na po ang bahala mag-judge. Okay? Ayan. Dahil po guys, igagataan natin yan. Nakita nyo? So, gagawin natin guys, ilulublog natin yung ating lemongrass tanlad, yung tanlad na fresh. So, ayan. Isa pang sandok. Sandok. So, ayan. More on seafood talaga dito sa bahay guys kasi hindi kami masyado sa kabin. Kaya, ayan. So, continuous lang natin ang pagluluto. Ngayon guys, kumukulo na po siya. Lalagyan natin siya ng gata or coconut milk. So, ayan. Lalagyan natin siya ng coconut milk. Mix lang natin siya. Ayan. Lubog uli ang ating lemongrass. So, ubusin lang natin yung ating isang basong gata. So, ayan. Then, mix ulit. Of course, guys, na dahil siya ay fish or seafoods, lalagyan natin siya ng patis. So, yun, nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina. Minsan, guys, na-out of my mind na po yan. Kasi, sa marami ng iniisip. So, anyway, ayan, patis guys. Nasa inyo po kung gaano kadami ang patis ang ilalagay nyo. Pero, tansyahin nyo lang kung gaano kadami. Basta wag lang maalat. So, dagdagan pa natin siya ng kaunti. Kasi tansyado ko na to. So, ayan.
So, tikman lang natin. Hindi. Kung ano na ang lasa. So, ayan guys. Ang ating lemongrass ay mag-scattered naman to. So, take away all the lemongrass. Ang importante guys, nagkalasa na po ang ating soup. So, ngayon guys, yung panimpla natin ay okay na. Tapon ko lang to. Okay. Okay na po yung ating panimpla. So, ang gagawin natin guys ay ilalagay ko na itong mga gulay. Itong gulay na to guys. Yung tangkay ng mustard sa pichay. So, ayan. Dahil mahilig ako sa gulay. I love vegetables. So, i-mix natin. So, sa mga panimpla guys, lagyan nyo lang ng salt. Yun, nasa inyo po. Depende po sa inyong panlasa. So, ayan. So, after dito, lalagyan natin siya ng kunting gata na lang. Ayan guys, kumukulo uli siya. So, ayan, lalagyan ko lang siya ng kunting gata. So, ayan. Tapos, ilalagay na natin yung ating leaves ng mustards. So, ayan guys, ininigay lang natin siya. Medyo mainit lang. Dahil na ayaw ko ng lutong-luto ang mga gulay, so ilalagay na natin ang ating mga yung leaves ng mustards. Yan. Mustasa. So, ayan. Ito po yung mga gawain noon sa probinsya, guys. Mahilig po ako sa gulay dahil inanay ko masipag. Masipag magtanim ng mga gulay sa bukid. Kaya, ayan. Ang bango. So, ayan, guys. Nakita nyo. So, ayan. Ang probinsyang ulam. Pero mabango, masarap at healthy. Kasi marami siyang gulay, guys. Diba? So, ang nakaka-relate lang nito, yung mga lumaki sa province. Hindi ko alam kung sa mga, ano ha, basta sa mga province. Kasi ito po yung kinalakihan namin, mga ganitong ano. So, ayan, guys. So, titikman nyo na lang kung ano ang panlasa nyo. So guys, okay na po ang ating panimpla. Luto na po ang gulay para maging masarap more. Lagyan ko lang po siya ng spring onions. So, ayan. Sarap guys, ang bango. So, papatayin ko na po ang apple guys. Done na po yan. So, ayan guys. Ang gagawin natin ay ilalagay na natin siya dito. So, okay, sarap yan guys, kain na tayo with vegetables. So, sana guys, nagustuhan nyo ang aking pagluluto o nagustuhan nyo ang aking menu na ito, more healthy, with a lot of vegetables. So, ayan guys, salamat sa inyong panonood, thank you for watching guys. So, it's time for dinner. Bye-bye, guys. Bye-bye. Buon appetito, ragazzi. Ciao.